Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Ang sarap mamasyal sa parke, ano? Halina, samahan niyo ako! Ang dami nating nakikitang iba't ibang tao at bagay sa paligid. Mabuti pa, maglaro tayo at matuto. Mayroon akong isa sa larawan ng mga bagay na nasa aking paligid. At kailangan ninyong tukuyin kung ano ang bagay na inilalarawan ko. Makinig ng mabuti, simulan na natin! Una, kadalasan ito ay mataas. Nagbibigay ng lilim kapag araw ay masikat. Kadalasan, ito'y nagbibigay din ng pagkaing masarap. Ano ito? Mahusay! Ito ay puno! Sunod naman, ito ay sinusuot ko sa pagpasok sa paaralan at pagpunta sa simbahan. Gamit sa paa upang di masugatan. Ano ito? Magaling! Sapatos! Ang sunod naman ay mapagmahal at maalaga sa aming magkakapatid. Nais niyang kami ay kapiling sa bawat sandali. Sino siya? Kung ang sagot mo ay si nanay, tama ka na naman! Magaling! Ang sunod na bagay naman ay malamig na, masarap pa, bagay na bagay sa tag-init. Ano ito? Ice cream o sorbetes ba kamo? Tama! Paborito mo siguro ito. Panghuli, ito ay kadalasan mahaba kung ito ay bago pa. Subalit, umiiksi sa katatasa. Magaling! Lapis nga ito, tulad ng madalas na ginagamit mo. Napakahusay! Natukoy mong lahat ng inilalarawan ko. Madali lang, hindi ba? Ang mga bagay na ito kasi ay madalas nating nakikita at nakakasalamuha sa araw-araw. Kaya naman, naging madali na matukoy ang mga ito. Nako, mukhang handang-handa na kayo para sa ating aralin sa araw na ito. Tara, magsimula na tayo! Mga bata, mayroon tayong mga bisita na madalas ninyong nakikita sa ating komunidad. Makikilala niyo kaya sila sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga tula? Narito na ang unang bisita. Madalas mo akong makikita sa kalsada man o sa opisina. Trabaho kong panatilihin, kaayusan ay bigyang pansin. Sino ako? Siguradong kilala niyo siya. Siya ay isang pulis. Tama! Madalas natin silang nakikita na nakabantay para siguraduhing ligtas ang ating komunidad. Sino naman kaya ang sunod na magpapakilala? Nagliliyab na bahay o gusali man ay hindi ko katatakutan. Mailigtas lamang ang buhay ninyo't ari-arian. Sino ako? Nakilala niyo ba, mga bata? Tama! Isa siyang bumbero. Sila ang magigiting na nagre-responde pag may nagaganap na sunog sa ating lugar. Narito na ang sunod nating bisita. Sa klinika at ospital, ako'y inyong makikita. Prioridad ko ang kalusugan ng mga mamamayan. Sino ako? Kilala niyo ba siya? Isa nga siyang doktor! Magaling! Sila ang tumutulong sa atin pag tayo ay nagkakasakit. At ngayong panahon ng pandemya, isa sila sa mga bayaning frontliner sa ating bansa.
Aba, mukhang masarap ang dala ng susunod na magpapakilala. Masarap na tinapay, gawa ng aking mga kamay. Kasiyahan kong makitang busog inyon tiyan. Sino ako? Sino nga ba ang ating huling bisita? Isang panadero! Tama mga bata! Ang husay niyo talaga! Sila ang gumagawa ng mga paborito nating tinapay na talagang nakabubusog. Napakahusay niyo mga bata! Mabilis niyong natukoy kung sino ang ating mga naging bisita. At alam niyo ba kung bakit madali niyo silang nakilala? Ito ay dahil sa inyong naging karanasan, lalo na at madalas niyo silang makita sa ating komunidad. Dahil sa mga karanasang ito, mas madali niyong naunawaan ang teksto ng mga tula sa kanilang pagpapakilala. Tandaan, ang paggamit sa iyong mga karanasan o nauna mong kaalaman sa pagbasa o pakikinig sa isang teksto ay mahalaga upang higit mo itong maunawaan. Matapos ang tulaan, tayo naman ay magkwentuhan. Mahilig ba kayong magbasa o makinig ng mga kwento? Maaaring ito ay kwento ni nanay o tatay, maging ni ate o kuya, o kaya naman ay mga kwento ni lolo at lola. Ano ba ang paborito mong kwento? Mga kwentong nakakatawa o kwentong nakakatakot? Alam ko na, syempre, mga kwentong pangbata. Gusto niyo ba makarinig ng isang kwento? Alam kong gustong-gusto niyo ito. Pero bago ako magkwento, subukin muna natin kung alam ng bawat isa ang mga bagay na dapat tandaan sa pakikinig ng isang kwento. Piliin ang check kung ang babanggitin ko ay tama at X kung ito ay mali. Kayo ay bibigyan ko ng 10 segundo para sagutin ang mga ito. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo! Makipagkwentuhan sa katabi. Check o X? Kung ang sagot mo ay X, magaling! Tama ang iyong sagot! Tandaan, makinig mabuti at huwag makipagkwentuhan sa katabi kapag may nagkukwento. Ikalawa, tumingin sa nagkukwento. Check o X? Ano ang iyong sagot? Parinig nga. Tama! Ito ay check. Dapat nating bigyang atensyon at tayo ay tumingin sa taong nagkukwento. Ikatlo, tandaang mabuti ang mga tauhan ng kwento. Check o X? Check! Tama! Mahalaga na tandaan ang mga tauhan para mas maunawaan ang isang kwento. Ikaapat, tandaan ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. Check o X? Ang tamang sagot ay check! Tandaan natin ang mga mahalagang pangyayari sa kwento upang masagot natin ang mga tanong pagkatapos niyong mapakinggan ang kwento. Heto ang ikalima. Para sa inyo ito. Maglaro habang may nagkukwento. Check o X? Ang tamang sagot, X! Mali ito, kaya wag na wag makipaglaro kapag may nagkukwento. Sa halip, makinig ng mabuti. Ngayon, maliwanag na ba sa inyo ang mga dapat tandaan sa pakikinig ng isang kwento, mga bata? Mukhang handa na kayo.
Meron ba sa inyong may alagang hayop? Katulad ng aso, pusa, o di kaya naman ay isang napakagandang ibong umaawit? Kung meron, matutuwa kayo sa kwento ko dahil ito ay tungkol sa isang kakaibang alaga. Ito ay may pamagat na kakaibang baboy ni Kiel na isinulat ni Christina T. Fangon. Makinig at alamin natin bakit nga ba kakaiba ang alagang baboy ni Kiel? 8 taong gulang pa lamang si Kiel ay natutuhan na niyang mag-alaga ng isang baboy. Kakaiba ang baboy na alaga niya. Hindi ito lumalaki. Hindi rin tumataba. Subalit, ito ay bumibigat. Ito ay isang alkansya. Dito niya itinatabi ang sobra niyang pera. Tuwing hapon, pagkagaling sa paaralan, ay binibisita niya ang kanyang alkansyang baboy at hinuhulugan ito. Natutuwa siyang marinig ang tunog mula dito. Ang perang kanyang naiipon ay inilalaan niya para sa kaarawan ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw, sumapit na ang kaarawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang baboy, inalog-alog hanggang sa makuha ang lahat ng laman nito. Tinapik-tapik niya ito at sinabi, "Pangako, pabibigitin kitang muli." Nakalabas ng umiti si Ken at bumili ng isang pulang blusa kasama ang kanyang Kuya Clarence. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Naunawaan niyo na ba kung bakit kakaiba ang alagang baboy ni Kel? Dahil mukhang nakinig kayong mabuti, siguradong madali yun lang masasagutan ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kwentong napakinggan. Dito sa Suriin Natin! Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Clarence. B. Nanay. C. Kiel. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling! Si Kiel ang pangunahing tauhan sa kwento. Para sa ikalawang tanong, totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? A. Opo. B. Hindi po. C. Ewan ko po. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Hindi totoong baboy ang alaga ni Kiel. Sunod na tanong. Sa palagay mo, saan kinukuha ni Kiel ang ipinanguhulog niya sa kanyang alkansyang baboy? A. Pinupulot sa daan? B. Hinihingi sa nanay? C. Sobra sa kanyang baon? Letter C! Tama ka na naman! Ito ay sa sobra sa kanyang baon. Ika-apat na tanong. Ano ang alaga ni Kiel? A. Alkansyang aso? B. Alkansyang manok? C. Alkansyang baboy? Ang tamang sagot ay letrang C. Tumpak! Ito ay isang alkansyang baboy. Ikalimang tanong. Anong katangian ni Kiel ang ipinapakita sa kwento? A. Magastos? B. Masayahin? C. Mapag-ipon? Kung ang sagot nyo ay letrang C, tama
ka na naman. Si Kiel ay isang batang mapag-ipon. Para mas maunawaan ang isang kwento, makatutulong kung iuugnay natin sa ating sariling karanasan ang mga pangyayari dito. At sigurado ako, iyon ang ginawa ninyo, kaya naman napakahusay nyo sa pagsagot. Palakpakan nga ang ating mga sarili. Mayroon tayong mga karanasan na maiyahalin tulad sa ating nabasa o napakinggang kwento. Kayo mga bata, tulad din ba kayo ni Kiel na gustong pasayahin si nanay o tatay sa kanilang kaarawan? Siyempre naman, oo. Pero kung wala pa kayong naipong pambili ng regalo tulad ni Kiel, alam nyo ba na pwede nyo pa rin silang pasayahin sa araw na ito? Sa pamamagitan halimbawa ng pagbibigay ng sulat o card na sarili ninyong gawa. Siguradong kahit simple lang ang iyong regalo, ay magugustuhan at ikatutuwa ito ng iyong nanay o tatay. Napakarami nating natutuhan ngayong araw. Samahan niyo muli ako sa susunod para sa kapanapanabik na kwento at gawain para sa inyong pagkatuto. Kaya laging tumutok dito sa Asignatura kung saan Filipino ang bida. Muli, ako si Ma'am Lynn na nagpapaalala lagi sa inyo, walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. Hanggang sa muli, paalam!